magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, nandito na naman tayo. Yeah. T-shirt ko. Nakapambahay ako eh. Kaya, yan, kaya gumawa ako ng video ngayon. Kasi itong organ ito, medyo matagal na sa akin. Yung pinagdaanan nito at saka yung ganun. Hindi ko na ikukwento kasi wala naman tayo. Wala nung, basta, ganun, nagtagal siya kasi mayroong diferensya sa kanya na kinailangan ko pang iayos. Hindi ko. Ayan, kung makikita nyo, yung output niya is, ayan, 1,100 yung laman nung tank niya. 1,100. Tapos yung output niya is 800. Alam nyo naman, pag ganitong airgun, talagang 1,000 PSI lang ang pwede natin ilagay. Yan medyo ano, punasan ko nga ito. Kasi pinapasukan ko rin ng langis. Ganun ang ginagawa ko ngayon eh. Pinapasukan ko rin ng langis yung loob ng airgun para at least matagal na bago ulit i-maintain ng may-ari. Ayan. Itong ginawa ko na to, brand new na airgun to. Tapos meron siyang problema talaga sa loob. Kaya hindi ko agad. Tuwali nga, guntik pa akong naputukan dito eh. Ang kanungalan dyan is yung safety talaga. Wala siyang, ano eh, yung transfer port niya natakpan nung hininangan yung loob. Kaya, kasi ito, alam niyo naman itong airgun na to talagang hinang yan yung nagdidikit sa kanya. Hinang siya. Tapos, ginawa ko, is nilagyan ko na lang siya ng ito yung ginawa ko, pakita ko sa inyo kung paano natin ito binuo. Buksan natin. Buksan muna natin siya para makita natin kung paano yung ginawa natin doon sa loob. Ginawa natin pag-convert sa kanya. Yan. So ito siya. Bolt yung ginamit ko dyan, naka-thread dyan. Eh bakal naman tong takip niya. Kasi yung pin niya tumalsik. Yan. Ito. Pin siya pero Allen wrench yung ginamit kong pin. Medyo masikip siya. So alloy, alloy yung offset natin. Then yung barrel band niya alloy din, T6 alloy. Yan, T6 alloy din itong yun nga yung offset. Tapos ayan, hindi naman siya bumabawas talaga. Kanina pa ito naka standby. So ilang oras na binabantayan ko siya kung mababawasan kahit konti kasi para makita natin kaagad sa mabilis na oras yung kung meron siyang leak. So wala naman talaga kasi ito ang tagal niya kasi naka-convert na to. Hindi ko napansin kasi hindi nabuksan dito eh. Dito kasi merong makapal yung lagayan ng bulb. Lagayan ng bulb yung maatras na ganoon kapag pinupot pump. Tapos pataas na ganoon. Ang problema, naging problema ko, walang butas, wala siyang transfer port pataas. Natakpan siya nung hinangan ito, natakpan yung transfer port pataas. So wala, ang hangin naipon lang dito. Hindi siya, kaya pala hindi siya pumuputok. So yun yun. Ang ginawa kong solusyon dyan, dito sa parting makapal, yung humahawak na gano'n, nilagyan ko siya ng butas. Dito ko pinadaan yung butas papunta dito para maging transfer port niya. Tapos nag-trend ako dito para lagyan ng takip. So ayan, nakatakip na siya. Ulito naman yung ano natin pagkakalagay. Kasi medyo makapal yan. Yan niya siya kakapal. Natin-redang ko. So enough para pumigil ng pressure. 800 PSI lang naman yung pipigilin niya dyan. Tapos dito, so plenum na yan.
Itong lugar na to, plenum na yan. Kaya kung mapapansin nyo, itong area na to, although 300, although 800 PSI lang yung output niya, mas malakas siya kaysa dun sa mga ordinary na 1,500 yung output. Mas malakas siya dun. So, ipakita ko na naman sa inyo na hindi nag, ang lakas ng airgun hindi nagbe-base doon sa output niya. Nagbe-base yan talaga sa plenum at kung paano mo ginawa yung combination. Nagbe-base siya yung power niya kung paano mo ginawa yung combination ng plenum ng bulb, yung kanyang ano, yung kanyang firing pin at saka yung kanyang firing pin at saka yung hammer. Yung po yung combination ng ano, hindi po yung output. Makakapagpalakas ka maigi ng output ng airgun, yung mapapa yung speed ng iyong yung iyong pellet, mapapataas mo yan. Hindi lang sa output magbe-base, kundi doon sa kanyang firing pin at saka hammer. So yun, ang ano niya, doon nagbe-base yung lakas ng airgun. Sa ulitin ko, nagbe-base yung kanyang power ng airgun based on plenum. Una, number one yung plenum. And then, yung kanyang hammer, kung gaano kalakas, pumapalo. At yung kanyang firing pin. So, yun ang tatlong kombinasyon ng pwede mong i-adjust based on, kung talagang gusto mo lang, let's say, kagaya nung airgun ko, pag-usapan lang, yung airgun ko, 1,200 lang, PSI lang yung output niya. Pero, yung kanyang speed, yung kanyang speed is 1,000, almost 1,200 FPS, yung kanyang speed, yung kanyang bilis. Ganun siya kalakas. So, hindi na rin ideal yung ganun kalakas kasi sobrang, ano na, sobra, kung gagamitin mo siya sa plinking, hunting, even sa competition, masyado malakas kasi natataranta na yung pellet. Hindi ka makapag-zero as in 50 meters, one hole, hindi mo magawa yun. Meron siyang masyado na either 1 inch or 2 inches from target. Ganun siya lumalabas. So, yun yung kanyang groupings. So, medyo malaki yun. Kasi dapat at least ang ano niya is 3 to 5 mm lang dapat yung kanyang grouping dun sa ganyang layo. So, kinailangan kong pahinain yung hammer. So, ano naman, advantage din dahil mas madali siya ikasa. Kailangan FPS niya at least 900 lang. Huwag masyadong mataas. So dito, sa airgun na to, hindi ko na sinukat yung FPS niya, pero mas malakas siya kaysa doon sa airgun ko. Sa setting ngayon, mas malakas siya doon. Pwede sabihin natin na ito ay nasa 950 yung FPS niya. So, kung yun ay original lang na ganito, pop, hindi mo makukuha yung power na yun. Nasa 600 PSI ka lang, malamang. Ganun lang yun. Mo, kasi, foot pump lang siya eh. Hindi ka makakapaglagay ng mataas na pressure sa tube niya, gamit lang yung foot pump. Kasi, patilya lang po yun eh. Para nung sukati namin yan, is nagre-range lang siya ng 400 hanggang 500 PSI. Yun ang maximum, 500 PSI, hanggang ganun lang. Kaya, hindi siya talaga, although compressed air na rin yon, hindi siya ganun palakas. Unlike dito, sa regulator niya is 800 PSI, at saka makikita niyo naman talagang 800. Ayan, 800 PSI. Lamang siya halos doble nung pressure niya
kapag pinupumpang po lang siya at compare dito sa ano, yung plenum niya kahit na ganon, kahit na mababa yung output niya doon sa pag pinupump mo lang, eh malakas pa rin siya kasi inap yung laki ng plenum. Kita niyo naman itong haba. Oh. Mula rito hanggang dito. So ilang inch yan? Parang nasa 16 inches na yan. Ganun. Hindi ko kulangin yan sa 16 inches. Ang plenum. So napakataas. Kaya kailangan mababa rin yung output mo. Tsaka dapat talaga rin mababa kasi para safe yung mga tube mo. Unlike doon sa ipapump mo lang siya, halimbawa lagyan mo ng fitting dito, tapos i-hand pump mo, lalagyan mo ng 1,000, medyo ano na yon, baka sa katagalan, hindi naman kaagad sa katagalan, lulobo ng mapapansin nyo, lumulobo yung plenum, yung tube niya. Kasi mas mataas kaysa doon sa ano. Ito, 800 PSI lang. Same with CO2 lang siya. Kaya lang, compressed air siya. Tapos, with enough plenum. Kaya po yung iba, pinantitiksa itong air gun na to. Ito, pwede nang ipantiksa ito. Kasi doon sa power na lumalabas sa kanya, malakas talaga. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung power niya. Ano lang to, one cock lang kasi masyadong malakas pag malalim yung kapitbahay. Ayan, one cock lang. Makikita nyo, nakalabas pa yung kanyang pellet pusher. So, one cock lang yan. Ang two cocks niya dito. Ayan, wala na yung pellet pusher niya. So, babalik natin sa one cock. Ayan, one cock lang siya. Ayan siya, oh. So, yun. Ipapakita ko sa inyo yung power niya. Ayan, makikita niyo. Tingnan niyo maigi yung dulo niya. Di po ba? Napakalakas yung ano niya. With intensity talaga yung pagputok niya. Tsaka makikita niyo, ang bilis ng lumalabas na hangin sa kanya. Dami. So, ipakita natin dito sa towel. One cock. Ayan, one cock niya. Nahirapan akong tansyahin. Ayan. One cock. Makikita niyo, isang kasa lang siya. Ayan, tingnan natin yung towel na yan. So, ayan, makikita niyo. Makikita niyo, ganun siya kalakas. At saka yung putok niya malakas. So, since mahaba yung kanyang barrel, kaya medyo nababawasan yung lakas ng tunog. Kaya ganoon. Yun ay isang cock lang siya. So, ay, nagdoble. So, one cock lang. Ayan. One cock lang siya. Ayan, makikita niya. Ayan, nakalabas pa yung pellet pusher niya. So, one cock. Tingnan nyo yung one cock niya. So, ayan. Ang lakas niyang pumutok eh. Nagkaroon ng konting kalang yung ano, kasi siyempre ngayon palang pinapuputok. Ayan. Ayan, so wala na. Nangyayari yung ganon kapag mga umpisa palang pinapuputok. Kanina kasi pinaputok ko lang siya ilang beses, then nilagyan ko ng hangin. So ayan, nabawasan siya ng konti. 800 PSI na rin yung laman ng tank. Same with output niya. So kung pantay na sila, pwede pang gamitin. And then, kapag yan ay bumaba pa ng konti, pwede na dapat ihanginan na. So yon, may mga time na ganun, pero yan ay sa umpisa lang. Kapag yan, nandito tayo sa ating shop na umasok tayo. Yan yung air gun niya. Ayan, yan yung... nangyayari talaga yan na minsan kapag bagong ano pa lang siya, bago pa lang po, may pagkakataon hindi sumushoot yung ano niya, pero yun lang sa umpisa lang yon. Kapag hindi mo pa gaano nagagamit, kagaya ngayon pinutok ko lang siya ilang beses nung i-video ko, nilagyan ko ng hangin tapos
no, i-video ko siya, saka ako lang siya ipinutok ng ganon. So ilang beses, kaya, pero pag ano naman, sumushoot naman siya, ulitin lang yung pag ano, pag sumingaw na ganon, kagaya nun, kasi kukunti na rin yung lamang hangin niya, below 1,000 na siya. So sa lakas ng hammer niya, ayun, madali niya na. Ngayon, kapag yan ay may mataas na hangin, nalaman yung tank, hindi magkakaganon yan. So ayan, kung makikita nyo, ayan, hindi pa naman natin dinadagdagan na hangin, yun pa lang. So 800 PSI na lang yung laman ng tank. Okay, same din dun sa output niya. 800 din, so pantay sila. So wala na siyang i-re-regulate. Kaya yan, pag naka mga limang shots pa o hanggang 10, kasi malaki yung plenum nga, doon rin naiipon, eh kailangan mo na maglagay ng hangin ulit. So yun naman, eh nangyayari siguro after 70 shots, ganyan kasi mababa yung output niya. After 70 to 80 shots, talagang bababa na siya ng gano'n. Pero hindi naman ubos, may tira ka pa rin. Pero mas marami, kasi bukod sa mas malaki yung plenum niya, mas mababa yung output niya. So doon nagbabawi yon. So kung sabihin natin na talagang malakas yung airgun, sabihin natin 50 shots, same with other PCP na rin. So yun, ganun lang. Yun lang yung magiging ano niya. So hanggang dito na lang po at marami sa